Ang lalaking nakaupo na ito, sinusunog ang litrato na magkakasama nilang kuha. Mabilis na nasunog ang litrato. Ang babae na nakaupo sa tabi ay umusok ang kamay at nagsimulang umapoy. Agad niya itong binalak patayin gamit ang pamatay ng apoy. Ang litrato ay patuloy sa paglihab at ang isang babae ay umusok din. Tumalikod ang isang babae at nakita ang litrato. Agad niya itong pinatay gamit ang kamay. At ang apoy sa katawan ng kanyang kaibigan ay namatay. Ang nasunog na larawan ay bumalik sa orihinal na anyo. Ito ay dahil sa isang lalaki na lihim na nagmahal sa babae na ito. Binigyan niya ang babae ito ng isang anti-gun camera, isang Polaroid, para sa taong gustong-gusto na kumuha ng larawan na si Fitcher. Kumuha siya ng ilang litrato upang ibigay sa kasamang lalaki. Kinagabihan, natuklasan niya sa larawan. Sa likod ng lalaking kasamahan, mayroong isang itim na anino. Hindi na siya nag-isip pa. Ang lalaking kasamahan niya ay nasawi sa naturang problema. Si Fitcher ay kukuha ng litrato ng kanyang mga kaibigan. Nang pinindot niya ang shutter button, sa likuran nila lumitaw ang isang madilim na anino. Hiniram ng batang babae ang camera upang kunan ng litrato ang sarili. Sa oras na iyon, ang pulisya ay dumating upang arestuhin si Fitcher. Ito ay dahil ang lalaking kasamahan niya ay patay na. Kinilabutan si Fitcher at hindi makapaniwala. Dahil ilang oras lang ang lumipas nang iwan nila ang isa't isa. Umuwi si Fitcher at nagulat sa nakita. Ang itim na anino sa litrato ng lalaking kasamahan. Lumipat sa babaeng kaibigan na kumuha ng litrato mag-isa. Gusto niyang tawagan ang kanyang kaibigan ngunit siya ay nag-alangan. Ang pagdiriwang ng gabing iyon ay natapos na. Ang mga ilaw sa bahay niya ay biglang namatay. Isang itim na anino ang biglang sumugod sa kanya. Siya ay tinamaan at mamatay. Pagkagising niya, isang mahabang braso ang lumabas kung saan. Kay nila ang kanyang ulo hanggang sa mamatay. Narinig ni Fitcher na ang kanyang kaibigan ay namatay din. Ang itim na anino sa larawan ay lumipat sa isang pangkat ng mga tao na nasa litrato. Nais niyang sirain ang camera ngunit may puwersa ito at nilabanan siya. Sinabi ni Fitcher ang kwentong ito sa kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi sila naniwala at sinunog ang litrato. Nasunog din ang braso ng kaibigan kasabay ng larawan. Nakikita na ang negro na babae na ito ay malapit ng magsunog. Si Fitcher ay mabilis na pinatay ang apoy. Ang kanyang mga kaibigan ay nailigtas. Naisip ni Fitcher na ang dahilan ay maaaring mula sa bag ng camera. Agad na nagtungo si Fitcher sa anti-gang tindahan. Inalis niya ang tornilyo ng ventilasyon upang makapasok. Natagpuan niya ang bag ng camera. Sa sandaling iyon isang mahabang braso ang kanyang nakita. Ang babaeng ito ay nag-selfie gamit ang camera. Hindi nagtagal ay may nangyari sa kanya. Nais ni Fitcher na sirain ang camera na ito ngunit hindi ito nasira. Gusto nilang sunugin ang litrato. Ngunit nasunog ang kanilang katawan at lahat sila ay natakot. Si Fitcher ay nagtungo sa anti-gang tindahan upang hanapin ang dahilan. Ngunit nasundan siya ng Diablo. Hindi maintindihan ni Fitcher kung bakit siya ay sinundan ng Diablo. Sinabi ng lalaki na nasa salamin ng litrato ang anino. Bukod dito ang kaibigan ni Fitcher na nasa ospital ay nakaranas din. Sinabi sa kanya ang tungkol dito. Sinisi niya lahat kay Fitcher ang nangyayari. Sinisi ni Fitcher ang sarili. Binuksan niya ang bag ng camera at nahanap ang dahilan. Nalaman niyang pinatay ng isang litratista ang apat na mag-aaral. At ginamit niya ang camera na ito upang kunin sila ng litrato. Nagduda si Fitcher sa litratistang ito. Nagduda si Fitcher kung ito ang litratista, kung bakit pinagmumultuhan niya ang kamera na ito. Si Fitcher at ang kanyang mga kaibigan ay pinag-aralan ang demonyo. Ang demonyo ay kamukha ng larawan kapag hindi ito na-iprint, at takot ito sa ilaw. Mula sa isang lumang larawan nakita niya ang dating bakas ng demonyo. Ang isang kaibigan nila ay kaagad nagkaroon ng hindi pagkakasundo kay Fitcher. Habang nagtatalo aksidenteng napindot ang button ng kamera, natakot siya at inisip na kung mamamatay siya ay isasama niya sila. Kaya agad siyang naghanda upang kunan sila ng litrato. Ang isang babae ay agad na kinuha ang litrato at sinaksak ito. Nahulog sa lupa ang kamera at nabutas ang kamay niya. Siya ay nagalit at gusto niyang saktan ang maitim na babae. Ang pulisya ay dumating upang magpayo ngunit aksidente niya itong nasuntok sa mukha. Kaya't ikinulong siya nito. Ang lalaki at si Fitcher ay nagpunta sa pulisya upang sabihin ang tungkol sa kwentong pagpatay. Ngunit hindi ito pinatotohanan ng pulisya dahil hindi siya naniniwala dito at pinauwi niya sila. Ang lalaking nakakulong sa himpilan ay inabutan ng Diablo. Sinapit ang kamatayan sa kamay nito. Ito ay isang pelikula tungkol sa isang sinumpa na kamera. Kung may kumuha ng litrato, mamamatay ang taong iyon. Ang negro na batang babae ay kinuha ang larawan ng taong ito. Tinusok ang kanyang kamay at lumikha ng butas. Nakahanap ng solusyon si Fitcher at pumunta siya sa bahay ng may-ari ng kamera. Sinabi sa kanya ng matandang babae ang kwento ng litratista at ng kanyang anak na babae. Ang kanyang anak na babae ay may autism mula pagkabata. Binigyan niya ang kanyang anak na babae ng isang Polaroid camera. Hindi niya kayang bitawan ito. Isang gabi, nimbitahan siya ng apat na kaibigan ng anak na babae sa pagdiriwang. At ginamit ang kamera upang kumuha ng hindi magagandang larawan niya. Nagpakamatay ang anak na babae dahil sa kahihiyan. Dinukot ng litratista ang apat na mag-aaral. Nang papatayin niya na ang huling mag-aaral, binaril siya ng pulisya. Inilabas niya ang litrato sa taong maswerte na nakaligtas. Tumingin si Fitcher upang ihambing. Ang huling nakaligtas ay nagsisilbing sheriff ngayon. Si Fitcher sa kagustuhang mabilis na burahin ang sumpa. Akmang kukuha ng litrato ng sheriff ngunit sa huli ay nag-atubili siya. Ang lalaking kasama niya ay kinuha ang kamera. Ngunit ang sheriff ay mabilis na kinuha ito. Kinuwento niya ang taong iyon. Ang taong kumuha ng ay ang litrato
litratista. Gusto ng apat na iligtas ang maliit na batang babae. Ngunit agad silang natuklasan ng litratista. Natatakot siyang isiwalat ang kanyang sikreto kaya dinukot niya ang apat na ito. Ang batang babae ay hindi nakayanan sinapit ng kaibigan. Kaya pinili niyang magpakamatay. Kung hindi ka maniniwala, maaari kang mag-imbestiga. Sa oras na iyon, kinuha ng Diablo ang larawan ng sheriff. Pagkatapos ay pinulit ang larawan sa 2 piraso. Ang pulisya ay dumanas ng isang malungkot na kamatayan. Ngunit hindi tumigil ang sumpa. Ang demonyo ay nahuli ang lalaki sa oras na iyon. Si Fitcher ay agad na naghanda upang kumuha ng larawan. Agad na binitawan ng Diablo ang lalaki na kasama niya. Hinabol niya si Fitcher sa pinangyarihan ng krimen. Nahuli siya at gustong patayin. Agad na pinindot ni Fitcher ang shutter button upang kumuha ng litrato para sa Diablo. Ang demonyo ay nakunan at nakulong sa litrato. Nagalit si Fitcher at binurog ang litrato upang parusahan ang Diablo. Nagsimulang umatake muli ang Diablo. Sinunog ni Fitcher ang larawan. Nasunog ang demonyo at naging abo. Nawala ang itim na anino sa larawan dahil ang sumpa ay nasira. Itinapon ni Fitcher ang kamera sa dagat upang tapusin ang lahat.